Magandang araw mga boss idol. Ang ating bida ngayong araw ay ang mawagsik na manalaro mula sa Nabuntoran, Davao de Oro na nakahinto na isang taon sa paglalaro ng basketball dahil na disalign ang joint ng kanyang paa at bumalik sa paglalaro dahil passion niya talaga ang pagbabasketball. Kung bago ka sa aking channel, mga boss idol, please subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa new video. And dahil lahat kayo may passion sa pagbabasketball, ay pwede ko kayong maitampok sa YouTube channel ko, mga boss idol. Siya ay si John Lloyd Pirator Orpilia, tubong Nabuntoran, Davao de Oro, 17 years old na may 5'11 na taas, pwedeng small forward o power forward sa kanilang team sa Nabuntoran. Nagsimula siyang maglaro noong grade 5 at nainganyo siya nito dahil nakikita niya mga athlete na naglalaro sa ibang lugar. Pagdating niya noong grade 6 siya ay napasok siya bilang varsity ng kanilang eskwelahan noong elementary at nagtuloy-tuloy na ito hanggang high school. Isa sa pinakamalaking nasalihan niyang laro ay ang Davao meet kung saan nakalaban niya ang mga star player ng Davao na sina Askia Jan Itzavia ng Davao Jones Academy at ang ating UST Grolling Tigers na si Vince Pitdio Quahaw na nagaling Holy Child College of Davao ang The Red Eagles team. At nakalaro na rin niya ang mga bigating player, ang Batman ng Bukidnon na si Poy Poy Aktob at ang Wakwak ng Ormoc na si Joshua Cabilinyero na nag-aaral at isa sa pinakamagaling na manalaro ng Adamson University. Naging best player of the game sa JS Cup, third placer 3-on-3 Davao de Oro Open, district mid champion, 2 times provincial champion, 2 times Davao qualifier, and athlete of the year ng kanilang eskwelahan. Mga iniidolo niyang manlalaro sa NBA ay sina Michael Jordan, Emmanuel David Ginobili, Los Angeles Lakers LeBron James, at ang The Greek Freak Milwaukee Bucks na si Giannis Antetokounmpo. At ang sa PBA player naman ay sina Mark Pingris at si Bo Belga, mga boss idol. Mga inspirasyon at ang mensahe ng ating boss idol na si John Lloyd Orpilia, unang-una sa Panginoon, sa kanyang pamilya dahil nag-iisang anak lamang po itong ating boss idol, sa mga kaibigan niya, sa mga coaches, and sa mga tito niya na nagtuturo sa kanya ng pagbabasketball. Hard work, discipline, and determination, yun po ang naging sandalan ng ating boss idol na si John Lloyd Orpilia para makamit niya ang mga pangarap niya na maging isang manlalaro, lalong-lalo na sa Davao. Ayan mga boss idol, maraming salamat po sa panonood ng aking video. God bless sa inyong lahat mga boss idol.